Christ is enough for me.
thank you, Lord, for this wonderful evening, Panginoon. God, thank you for giving us the opportunity, Lord, to worship you, to glorify your name, Panginoon. And Lord, sa lahat ng pagkukulang, lahat ng pangailangan namin, Lord, you are enough, Panginoon. You are more than enough, Lord God, in our needs. Lord God, your grace, all of you are enough for us, Panginoon. And Lord, as we hear your word tonight, Panginoon, God, open our hearts and mind, Lord, so that, Lord, we apply, Lord God, your word, Lord God. Maraming salamat. We give back all the glory and honor and praises to your name, in Jesus' name. Amen. Okay, good evening po sa inyo lahat. Welcome back po sa ating Wednesday service. It's good to be here once again. Sobra po napakabilis po ng araw na dumadaan po sa atin, and we are so blessed with what God is doing in our lives, in our family, in our church, and everything upon us. Sobra po tayong pinagpapala ng Diyos. At if you are going to look beyond sa paligid po natin, makikita po natin Christmas is around the corner. Nandiyan na po yung Pasko. Talaga pong makikita natin yung lights and everything, no, the atmosphere, nandiyan na po. So, talagang nakaka-excite at nakaka-tuwa itong mga season na to. So, before we proceed po sa ating pag-aaralan ngayong gabi na to, no, let me encourage you with our offering tonight sa Mark chapter 12, verse 41-44. So, if you have your Bible, you can open your Bible po. Sabahan niyo po ako sa ating pagbasa dito po sa ating offering thought. So the widow's offering, according to verse 41, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched a crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in two very small copper coins worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything all she had to live on." Pagpalain ng Diyos ang ating pagkakabasa. Ang ganda po ng kwento na to na maaring hindi na po sabihin natin bago sa atin. It was a familiar story. Patungkol po sa pagbibigay po at paano nakikita ng Diyos yung puso. So makikita po natin na mismong si Lord ay nagbabantay nung panahon po na isinusulat itong Mark chapter 12. Si Lord po ay kasama yung kanyang mga disciples, at of course bago niya tignan yung tao, tinitignan niya yung mga tao na nagbibigay sa treasury, na nagbibigay po ng mga offering. May mga rich person, maraming mga tao na mayayaman na nagbibigay sa kaban ng Diyos, na kung saan nakikita nila at malalaking amount, no, talagang nakakatuwa. But sabi ng verse 42, but a poor widow came and put in two very small copper coins worth only a few cents. Pag nag-usapan natin, may isang matanda na poor widow na kung saan pumasok, meron lang dalawang copper coin na ibinigay sa Panginoon, ibinigay sa kaban ng ating Panginoon. Worth only a few cents. So pag makikita po natin to, parang walang value. Ano, parang sa mata ng tao, of course, mas maganda nagbibigay ka ng malaki, nagbibigay ka ng tama at kaayo-aya sa ating Panginoon. But dito, pinapakita ng Diyos na God looks at the heart. Kitang-kita ng Diyos yung anong laman ng puso ng mga taong nagbibigay at patuloy na nagbibigay sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi ng verse 43, no, calling his disciples to him, kinawag niya, alika dito, mga disciples, sabi niya, meron ako ipapakita sa inyo. Nakikita niyo ba yung mga rich person, mga rich people, nagbibigay sila, pero ito kakaiba. So merong napansing kakaiba si Lord dito sa poor widow na to, na kung saan nagbigay at nakita niyo yung value ng ibinigay netong babaeng balo na to. Kaya ang sabi niya dito, truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. Ibig sabihin, itong poor widow na to, mas malaki yung ibinigay niya kaysa sa mga itong rich people na to na nagbibigay din ng malalaki. Mas malaki, ibig sabihin, than all
the others. No, they all gave out of their wealth. Sabi niya, sa mga mayayaman, nagbigay sila out of their wealth. No, of course, probably about 1%, 5%, 10% of them, no, binigay. Okay yun, praise God. Pero ito, sabi niya, but she, out of her poverty, put in everything. Sa kanyang kahirapan, ibinigay niya lahat ng pwede niya ibigay sa Panginoon at lahat ng kanya ikabubuhay. So, kapatid, before we give our offering, gusto ko lang po kayong encourage parati na the Lord looks at the heart. Parati yung tumitingin po ang Diyos sa mga puso po ng ating, ng mga nagbibigay sa Kanya. So, ugaliin natin na magkaroon tayo ng gratefulness, gratitude to the Lord na kung saan, sa pasasalamat, na kung saan every time na nagbibigay tayo sa Panginoon, no, bigyan natin ng kakaibang weight, bigat, na kung saan makikita ng Diyos yung ating puso. At in return, pagpapalain at pagpapalain naman tayo ng Diyos sa ating pagbibigay. So, let me pray for you sa ating po mga kaloob na ibibigay sa ating Panginoon. Lord, salamat po, Panginoong Diyos, sa araw na to. Ikaw yung Diyos na makapangyarihan. Ikaw po yung Diyos na tapat. Ikaw yung Diyos na patuloy na kumikilos sa aming kalagitnaan. I pray, Lord, that you continually bless every person, every people that is going to plant their seeds into your kingdom. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang bawat isang magbibigay sa iyo. At tunay nga, makita mo ang puso namin, puso na tunay ngang nagbibigay sa isang Diyos na makapangyarihan, sa isang Diyos na buhay. Salamat po, pagpalain mo po kami. Ikaw po ang Diyos na maluwalhati sa gabi na to. Purihin ka, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So magandang gabi po muli sa ating gabi. At tunay nga, ang Diyos po natin ay patuloy na kumikilo sa atin. At sino po dito talagang alam nyo merong natututunan dito po sa topic natin na every Wednesday about Jesus over all. Napakaganda na maintindihan natin na itong pinapakita po natin, itong Wednesday is all about Jesus power. Yung series na to pinapakita po ang kapangyarihan ng ating Panginoon over everything. That is enough to prove that He is above every situation or problem. Pinapakita dito sa ating mga series na to, lalong-lalo na itong Wednesday, yung kanyang kapangyarihan. Kaya itong time na to, meron tayong isang pag-aaralan ulit na kung saan, no, impossible pero ginawa ng ating Panginoon. Upang meron tayong kapulutan ng aral. At the end, of course, it will lead to glorifying God sa kanyang ginagawa sa buhay natin. No, ang topic ko po for tonight is all about Jesus over nature. Yan, napakaganda po pag-aaralan natin ito. No? Ang ating Panginoon patungkol sa nature. Paano niya inuutusan at nakokontrol ang nature na kung saan ay sumusunod sa Kanya. So if you have your Bible, you can open your Bible po sa Luke chapter 8, verse 22 to 25. Yan po pag-aaralan natin. So, Jesus calms the storm. Naku, napakaganda na ito. Very familiar verses ulit ang ating pag-aaralan. Very familiar text. No, verse 22 says, one day Jesus said to his disciples, let us go over to the other side of the lake. So, they got into a boat and set out. Verse 23. As they sailed, he fell asleep. Nakatulog doon ating Panginoon. To, habang naglalayag sila sa gitna ng dagat. A squall came down on the lake so that the boat was being swamped and they were in great danger. Kumbaga, nagkaroon ng napakalakas na squall. Sabi natin, isang napakalakas na bagyo dumaan sa kanila. At they were in great danger. Verse 24, the disciples went and woke him saying, Master, we're going to drown. Sabi niya, Panginoon, tayo po ay lulubog. Kumbaga talaga sobra yung kanilang fear, no? Yung kanilang naramdaman takot. So he got up and rebuked the wind and the raging waters. No? Raging waters. At verse 21 says, where is your faith? He asked his disciples. In fear and amazement, they asked one another, who is this? He commands even the winds and the water, and they obey Him. Napakaganda na ito. No? Kumbaga, ang daming beses na po natin nakikita kung paano po nagpapagaling ang ating Panginoon, paano siya nagtuturo. Pero this time, mas impossible yung kanyang ginawa. So pinapakita niya that He has control over nature, na meron siyang authority over nature. Yung kanyang creation, yung kanyang ginawa, meron siyang otoridad kung ano ang gusto niyang gawin at anong kaya niyang gawin at anong gusto niyang ipakita sa tao.
No. Now, makikita po natin, you look chapter 8, verse 22 to 25, ay meron po mga parallel passages. Ipag sinabi po natin parallel passages, pare-parehas. No, pag tinignan po natin sa Matthew, Mark, Luke, John. Pero sa tatlong book lang po, wala po kay John. So, meron kay Luke, meron kay Matthew, at meron kay Mark. Sa Luke, yung kanina, binasa natin, nung Luke chapter 8, verse 22 to 25, ay parallel po sa Matthew 8, 23 to 27. Pag binasa po natin, parehas sa parehas ang kwento. At kaparehas din po sa Mark 4, verse 35 to 41. So, we're all parallel passages, meaning parehong naisulat sa book ni Luke, ni Matthew, at ni Mark. Meaning, sobrang remarkable, pagka meron mga ganun tatlo, no? Imagine mo, isang kwento, pero tatlo ang nagsulat, na intindihan at naalala, ganun katindi. Ibig sabihin, sobrang remarkable ang kwento. Nakatatak, hindi makakalimutan o hindi kailanman pwedeng kalimutan o tanggalin sa kwento. Kumbaga, isa itong pangyayari na umukit sa isip ng mga disciples at lalong nagbigay ng malaking pananampalataya at pagtitiwala kay Lord. So this account was when Jesus calms the storm. Kumbaga, ito yung pagkakataon na ang ating Panginoon, pinatahimik niya o pinatigil niya yung nagagalit na bagyo. So pag-usapan po natin bagyo, ha, kapatid, sa panahon po natin, ang bagyo ay hindi na po basta bagyo. O ulan, hindi na basta ulan. Talagang bagyo, mararamdaman natin yung poot niya, yung lakas niya. No? So ganito rin nangyari po sa binabasa natin. Na kung saan, after na mag-minister si Lord, at yung mga disciples, sa maraming tao, nagyaya si Lord na sumakay sa bangka at pumunta sa ibang ibayo. Kumbaga sinabi niya, let's go to the other side of the lake. Sabi niya, halika, tayo ay pumalao sa kabilang side naman. No? Sabi ng Bible. So after that, there was a furious squall. According po sa binasa po natin, furious squall that came up while Jesus was sleeping on the cushion. Kumbaga ang ating Panginoon, maaari sa sobrang pagod at peace na siya. No, at talagang gusto niya magpahinga, paghiga niya, nakatulog siya. Pero along the way, eto na, no, nagkaroon ng matinding bagyo sa gitna nung laot na yun, kung saan sila pumapalaot. Kung saan nandoon yung, kung nasaan sila lumalayag. Doon sila nakaramdam ng hagupit ng isang matinding bagyo. So ano nangyari? Taranta at takot na ginising si Lord, of course, no? Ikaw ba naman, no, na talaga sobrang takot na takot. At guess what, ha? Maaari sabihin natin dito, ha? These disciples were all professional fishermen. Ibig sabihin, sisiw lang sa kanila ang bagyo. No, sisiw lang sa kanila ang dagat. Kumbaga, doon sila ipinanganak at kontrolado nilang lahat. Pero this time, makikita natin, nataranta sila at natakot. Kaya nga, the most famous word sa ibang version po, no, sa ibang account, like sa Matthew, sabi niya, Lord, don't you care if we drown? Sabi niya, Lord, hindi ka ba nag-aalala? Wala ka bang pakialam sa amin kung tayo ay lulubog, no? Kung tayo ay mapahamak, ganun katindi, no? Pagkakasabi po ng mga disciples. So verse 24 says, the disciple went and woke him, ginising talaga, saying, Master, Master, we're going to drown. He got up and rebuked the wind and the raging waters. The storm subsided and all was calm. Ang ganda nito, ano? He rebuked the wind and the raging waters. No? Ang nakas ng hangin at yung rumaragasang sabi natin alon. Mamaya may kwento po kayo patungkol po sa alon na pag-uusapan natin. The storm subsided and all was calm. All was completely calm. Very peaceful po yung nangyari na yun. So, sa ESV Study Bible, meron po ako na research. Makikita natin, si Study Bible, may nag-comment po sa kay Luke na sinasabi, the sequence of this section shows the extent of Jesus' authority over nature, demons, disease, and even death. No, pag-uusapan po natin yung chapter 8, no, makikita natin. No, sa Luke chapter 8, balikan ko lang po ng kwento para makita po natin yung pinaka-flow ng ating pag-uusapan ngayong gabi na to. Sa Luke chapter 8, verse 1 to 21, it focus on Jesus' teaching and preaching. No, pag binasa po natin verse 1 to 21, makikita natin kung ano yung paano nangangaral ang ating Panginoon sa napakaraming tao. Then after that, nagkaroon ng new section. Itong new section will focus on His power. Talagang kapangyarihan, ipapakita ng Diyos, ipapakita ng ating Panginoon, yung kanyang kapangyarihan. Dito pa lang po sa chapter 8 na ito, makikita natin, ha, there are 4 miracle, 4 na himala na ginawa ng ating Panginoon.
pagbinasa natin itong chapter 8 na to, Luke chapter 8. Napakaganda na ito, grabe. Pwede niyong balikan, no? Luke 8, 22 to 25, of course, yung sinabi ko po kanina, no? 26 to 39, 40 to 48, and 49 to 56. Demonstrate Jesus' power and might over nature, demons, physical disease, and death respectively. Ano ibig sabihin? Pag Luke 8, 22 to 25, ito po yung topic po natin tonight. Jesus' power and might over nature. Kung saan makikita natin yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang authority over nature. No? So, verses 26 to 39 naman, makikita natin Jesus' power and might over demons. Kung paano yung demon natakot kay Lord. No? Basahin nyo na lang po, no? May iba-ibang pag-usapan natin ito. Napakaganda, no? Kung saan pinakita yung kapangyarihan ng ating Panginoon dito sa demonya na ito na pinoses yung isang tao, yung isang lalaki. No? Verse 40 to 48, Jesus' power and might over physical disease. Kumbaga dito naman pinakita niya kung paano siya nagpagaling ng mga may sakit. Verse 49 to 56, Jesus' power and might over death. Yan, oh, over death. So, pag sinabi natin over death, ito yung kwento na kung saan Jesus raises a dead girl. Ito po yung anak ni Jairus, daughter. At hinil niya yung sick woman na kung saan a woman subject to bleeding for 12 years. Magkasunod to ha, ang tindi kapatid, pag binasa mo itong verses 49 to 56, na kung saan, no, pinagaling niya yung isa, no, pinaayos niya yung isa, pinagaling niya yung anak ni Jairus. At the same time, may kumakalabit pa lang, no, ganito yan, hindi niya pa napupuntahan yung anak ni Jairus, meron nang humipo sa kanyang laylayan, yung isang babae na subject to bleeding for 12 years, no, biglang yung power, yung kapangyarihan niya lumabas sa kanya at instantly, grabe, no, gumaling yung babae na for 12 years hindi napagaling-galing ng mga doktor. No, ano yung sabihin nito, kapatid? If we are going to study this chapter, makikita natin there were a lot of lessons na pwede natin matutunan. But tonight, we're going to focus po sa Jesus over nature. Pag-aaralan natin yung authority and power and might ng ating Panginoon patungkol sa nature, patungkol sa bagyo. Yan, ready ka na ba? Maaring nakaharap ka na ng bagyo, nakaranas ka ng bagyo, yung totoong bagyo, o merong tinatawag na physical na storm or emotional na storm, yan, pwede natin isama ngayong gabi na to. And I pray, kapatid, magkaroon ka ng himala at makita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa gabi na to. Now, there are three things we need, lessons we need to learn. Tatlong bagay lang po yung pag-aaralan natin ngayong gabi na to. Ano pwede natin matutunan sa verses 22 and the following? No, Jesus over nature. Number one, the Lord was with them before the great storm comes. Ulitin ko po, lessons we need to learn. Number one, the Lord was with them before the great storm comes. Kasama na nila ang ating Panginoon bago pa man dumating ang bagyo. Ibig sabihin, wala pang bagyo. Payapa pa. No? After Jesus was preaching to the people, He was teaching to a lot of people. After that, maaari na pago siya, nag-withdraw sila, sumakay, at nakatulog ang ating Panginoon. Sabi ng verse 22, sabi dito, one day Jesus said to His disciples, let us go over to the other side of the lake. So they got into the boat and set out. Verse 23, as they sailed, He fell asleep. Ano ibig sabihin nito? Ang ganda, doon pa lang po sa verses na ito, ipinapakita ng Diyos na kasama ko kayo. Ano? The Lord was with them before. Wala pa bagyo. Ano ibig sabihin nito, no, sa atin? Gusto ko lang kayong encourage, kapatid, na sa buhay po natin, maaring masaya ka ngayon, wala kang dinadaan ng bagyo. No, lahat is, sabihin natin, everything was doing well. At you got your promotion. No, may mga success and victories kang na-experience every day, araw-araw, meron kang mga success na na-experience sa'yo. Pero ano pwede natin gawin? No? You can celebrate with the Lord. Pwede mo i-celebrate yan. Kaya nga, meron po ako na survey, no, services, yan po, no, dingdong ano natin, no, services, meron po ako na survey, there are 17 things to do when everything is fine and beautiful. No, meron daw 17 things according sa survey na pwede natin gawin. Pero kukunin ko lang po yung pito. No? So pag sinabi natin fine and beautiful, it's like day off. Or sabi natin vacation time mo or holiday time. Kumbaga wala kang iniisip na mga work, no, everything was doing well, no, masaya ka.
na-accomplish mo lahat, ang saya-saya ng buhay mo, ang saya-saya ng puso mo, at pwedeng anytime matutulog ka lang, gigising ka ulit, kakain ka. No, yun ang sinasabi po natin sa verse 1 pa lang po, sa number 1 pa lang po natin, the Lord was with them before the great storm. No, makikita natin, no, there are 7 things, daanan ko lang po na mabilis. No? There are 7 things to do on your time of vacation. Ibig sabihin, may mga time na kung saan time mo to relax, just like yung mga disciples and our Lord Jesus Christ sa pumunta sa pumalaot. Ito yung time. No, ano pwede daw natin gawin? Number one, pwede daw tayo mag-meditate. No, listen to a guided meditation. When you wake up in the morning, no, meditate ka lang. No, manalangin ka, magpasalamat ka. Salamat po, Panginoong Diyos. Sarap yata ka ng ganun, di ba? Number two, ano pwede? Go for a walk. Yan yung mga top two daw, go for a walk. No, kumbaga, wala kang ginagawa, everything is doing well. Sige, maglakad-lakad ka. No, mag-window shopping ka dyan, tumingin ka, punta ka ng SM, pumunta ka ng mall, no, pumunta ka ng ibang lugar, go for a walk, enjoy the cool breeze, no, inhale, exhale, no, inhale ka, exhale, di ba, parang ganun eh, no? Ano pa, number three, watch a movie, no, manood ka, mag-enjoy mo yung buhay mo, manood ka ng mga paborito mo, mga palabas or movie. Number four, take a yoga class, no, may kasama yoga class eh, no? Take a yoga class sa mga kababaihan siguro. Number five, treat yourself to a lunch alone. Kumbaga, may pagkakataon na kasama mo yung family mo, kasama mo yung loved ones mo, kasama mo yung mga friends mo. Pero there are times na pwedeng i-treat mo naman ang sarili mo, kumain ka. Nang gusto mong kainin, kumain ka ng Big Mac, kumain ka ng burger, bahala ka na kung ano gusto mong kainin. No? Number six, pamper yourself. No? Pamper, ibig sabihin, gusto mong magpa-massage, gusto mong bumili ng damit, ano, gusto mong magpa-groom, magpa-beauty, etc., etc. No? Pwede mong gawin. And number seven, ito po, take a nap. No? Ang galing ng ano na to, survey na to, take a nap. Ano ibig sabihin ng take a nap? Pwede kang matulog. Matulog, magpahinga, ngumiti, at mag-smile. Yan po yung ginawa ni Lord. Na after na sumakay sila sa mangga, it was a fine weather. Napakagandang weather. As in, wala ka makikitang clouds or any sign na magkakaroon ng bagyo. Fine and beautiful and perfect, should I say. At natulog si Lord after his teaching to the people. Of course, dahil pagod, no, yung masandal ka lang, no, nakahiga ka, dahil na-accomplish mo yung dapat mo i-accomplish, nakatulog ka. Sarap yata nung ganun, di ba? Natulog si Lord after his teaching to the people. So, ano ibig sabihin nito? We can enjoy life in the calmness of the day. We can enjoy the Lord. So kapatid, number one pa lang po, makikita natin, no, pinapakita pa lang po sa verses 22 to 23, the Lord was with them. Kapatid, ang sitwasyon mo ngayon, masaya ka, praise the Lord. Magpasalamat ka. No, sagana ka sa buhay, magtuto ka magbigay sa mga nangangailangan. No, sobrang masaya ka, magpasaya ka naman ng ibang tao. No, mag-aliw ka sa mga nalulungkot. No, i-share mo yung mga blessings na meron ka. Share your blessings para po makatulong at yung iba naman po ay maginhawaan sa buhay. Yun eh. Ito yung sinasabi natin, the Lord was with them before the great storm comes. No, payapa sila. Kumbaga, ano to eh, fulfilled life. Sa verses 22 pa lang and 23, nakaramdam na ng satisfaction and fulfillment si Lord at maging ang kanyang mga disciples. Wow, tapos na ang ating preaching, tapos na yung ating ano, wow, it's time to go for other side. Come on, ano kayo meron sa other side? Siguro masaya doon. Parang ganun po nangyari, no? So sa atin po, kapatid, I just want you to know na number one, the Lord was with them before the great storm comes. The Lord was with us in times of our success, in times of our victories, in times of our sabi natin trophies and everything, no, promotion. Nandun po si Lord na pwede natin pasalamatan, na pwede natin i-enjoy, na pwede natin sabihin, God, salamat dahil kayo po ang nagbigay ng lahat ng bagay. Diba? Sarap yata yun. Nung may time nagigising ka na wala kang mga iniisip na problema, wala kang mga iniisip na babayarin, wala kang iniisip na sakit na kailangan mo ipa-check up, no? Wala kang isipin na kailangan mong ayusin, no? Everything was doing well. Ito yun, no? Ito yung tinatawag na sa verse 22 and 23 na experience nila. No? Kaya nga si Lord, ang galing, no? He fell asleep.
sarap ng buhay, di ba? Yun ang pinakamaganda, kapatid. No, my question for you today, kapatid, no? Again, the Lord was with the disciples. The Lord was with them. The Lord is with us. Kaya kung meron kang tagumpay na meron ka, celebrate with the Lord, no? Pasalamatan mo ang Diyos. Pasalamatan mo, isama mo yung mga mahal mo sa buhay. No, share your blessings and share with what you have. Patuloy ka magbigay, patulong ka tumulong sa kapwa-tao mo. At truly, ang Diyos mismo ay mapaparangalan. Hallelujah! Napaganda, no? One pa lang po yan, ha? Verse 1 pa lang po, no? Na pwede natin matutunan. Number 2, no? Jesus over nature. Ano pa pwede natin matutunan? Lessons we need to learn. Patungkol po sa ating Panginoon, Jesus over nature. Number 2, the Lord was with them during the surging time of the storm. Wow! Eto na. Eto naman yung pinakasentro po ng topic natin. The Lord was with them during the surging time of the storm. Una, kanina, sabi ko nga, the Lord was with them during, before the great storm comes. Pero eto naman, the Lord was with them during the surging time of the storm. Kumbaga, dumating yung bagyo at nandoon sila sa gitna ng bagyo. Wow, pag-usapan po natin bagyo na yan. Sabi ng verse 23, as they sailed, he fell asleep. A squall came down on the lake so that the boat was being swamped. And they were in great danger. Kumbaga, ano? Squall. A furious squall. According sa ibang verse po, a furious squall. A great storm came down on the lake so that the boat was being swamped. Kumbaga, talaga inagos ang ano. Oy, 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 oy. No? Imagine nyo po, they were all professional fishermen. At 100% alam nila yung weather. 100% alam nila yung nature. And 100% matapang sila sa gitna ng laot. Pero this time, iba yung naramdaman nila. Talagang nararamdaman sila ng kakaibang takot. Kaya ang verse 24 says, the disciples went and woke him. No, ginising, Lord, 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 Lord. Come on, Master, Master. We're going to drown. Lulubog na tayo. Imagine nyo yung tension. Imagine nyo yung drama. Imagine nyo yung lakas ng hagupit ng bagyo na ikaw, kayo lang nasa gitna ng laot at hindi mo napansin ang may kasama kang Diyos sa mga pangyarihan. Ito yung nangyari eh. Sa tindi ng bagyo, humahagupit sa kanila at yung alon na nakakatakot, kakalimutan nila, kasakay nila ang ating Panginoon. So there are times, kapatid, na maaari sa buhay natin, may mga ganong pangyayari po sa buhay natin na kapag sobrang dami ng problema, bumabalandra sa buhay natin, kabi-kabila, no, nag-uunahan pa sila pumasok sa buhay natin. Ano, minsan nakakalimutan natin na merong Diyos na makapangyarihan. And same thing with this verse 23 and 24. Kaya nga, mapag-usapan natin, what is storm? Ano ba yung storm na to? Ano ba yung bagyo na yan? Gaya po sa panahon natin, dati, ng mga bata po kami, parang very limited lang po kami makarinig na signal number 4 o tinatawag na superstorm. Superstorm ba yun? No, parang ganoon, no? Bihira lang kami makarinig ng ganoon. Pero ngayon, grabe, parang mag-expect ka na meron talaga malalaking bagyong pumapasok sa bansa at maging sa ibang bansa na talagang dumadaan at nagbibigay ng destruction. Storms will always come our way unexpectedly. Take note of this. Parati po natin tatandaan. Storms will always come our way unexpectedly. Dumadaan yung bagyo minsan na hindi natin akalain at hindi natin nararamdaman. Minsan parang baliwala lang, tapos makikita mo, no, madilim na, pero tingnan nga dahil matitindihan yung ating mga meteorologists ngayon na didetect na. Pero again, hindi natin alam kung saan sila galing. Unexpectedly. Storms are not enjoyable and pleasurable, either at the sea or in real life. Kapag may bagyo, kapatid, hindi enjoyable. Magkakaroon at makakaroon ka ng discomfort at takot talaga. Or sabihin nyo, you will be terrified because of the storms o yung mga bagyo na dumadaan. Either, again, ulitin ko, either at the sea, nasa gitna ka ng dagat, or in real life, sa katotohanan ng buhay. Yet, we learn lessons through storms that we never would learn if life were always calm. Ibig sabihin, may mga panahon sa buhay natin na meron tayong matututunan sa gitna ng bagyo na hindi natin natututunan na kapag panatag ang buhay. So dito, may sinuturo po ang ating Panginoon. Ito yung nagbibigay ng learning again. Kapag may storms, bagyo, nagbibigay ito ng learning, katuruan.
lessons we need to learn upang mas lalo tayong matuto at tumatag sa ating pananampalataya kay Lord. Nagbibigay ito ng kakaibang tayo sa Diyos. No, kumbaga hindi ito nagpapasira sa atin. Pag alam mo kung ano to at naintindihan mo ang ano ang bagyo, nagpapatatag ito sa pananampalataya natin kay Lord. After ng event na to, when Jesus calms the storm at sea, it culminates Peter's confession in chapter 9 verse 20. Ito matindi, no? Chapter 8 yung binabasa natin. Pagpantak nyo na chapter 9, basahin nyo na lang. Chapter 9 verse 20. Dito si Peter nag-confess. At sinabi ng Panginoon, he said to them, "But who do you say I am?" Tinanong ni Lord si Peter. Sinabi niya, "Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God." Ano ibig sabihin dito? Dito namangha na kilala ni Peter lalo ang ating Panginoon. At dito niya itinawala yung kanyang buhay. Sinabi niya, "You are the Christ. Ikaw ang Messiah. Ikaw yung irihintay namin. Ikaw yung Diyos na makapangyarihan. Ikaw yung magliligtas sa amin." Grabe. No? After nitong apat na powerful miracles, kaya gusto kong basahin niyo po itong chapter 8, there were four miracles na talagang nagpalaki ng mata ng mga disipulo. At nakita nila, wow, what is that? Ito na yung walang gumagawa. And I believe siya na, siya yung Messiah. Kaya ang sinabi ng verse chapter 9, verse 20, sabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." No. Antindi, no? So, alam niyo po, pinag-usapan po natin ang bagyo, kapatid. Let me just give you some testimony po. No, last month po ng October, napunta po kami sa anniversary po ng ating RCMI Halal, ha? Na kung saan po, no? Bagyo na po dito, no? Talagang malakas po yung bagyo. Saturday. Tapos ipapunta na po kami. Nag-text po yung isang leader natin. Siya, "Pastor, tutuloy pa po ba kayo? Eh, nasa ano na kami? Papuntang Santa Lucia na kami." "Oo, pupunta kami." Sabi ko, no? Nandun na kami. No. Unknowingly, di namin alam na signal number 2 na, no? Pagdating namin doon. Pero inabutan kami ng signal number 3. And guess what? First time namin nakita yung hagupit ng lakas ng hangin. Grabe. Nakakatakot. Ako po mismo, nasa loob tayo ng church. Yung church was so secure. Pero yung hagupit ng lakas ng hangin, talaga magugulat ka eh. Nakakatakot. Dahil hindi mo alam kung ano yung lilipad, kung babagsakan ka ng puno, anything. Pero yung lakas, mararamdaman mo yung poot, yung bagsik. Sabi nga ng mga member natin, "Pastor, natapos po yung aming service ng 11:30 at gusto na po namin umulis, no, ng 12. Hindi na po kami kakain sana. Baka may stranded kami." Pero sabi ng isang leader natin doon, "Pastor, sasagupain nyo ba yung bagsik ng bagyo na yan? Patila po muna kayo ng 1 hour. The word, bagsik ng bagyo. So merong poot, merong bagsik. Mararamdaman mo talaga pag pinag-usapan natin bagyo, hindi siya na pagpapatwitam-twitam. Hindi, kapatid. Pag bagyo, bagyo talaga. No, ibang klase. Now, may isa pa akong testimony po. No? Last week po, nandun po kami sa Bora together with the whole Santiago family po. No? Thank God po sa mga blessings po ng buong pamilya po ng Santiago na sobra po talaga kami na-bless. And we enjoy po yung time with the whole family. At nagkaroon po kami na island hopping. Yung second day po namin, nag-island hopping kami. Kasi galing pa lang sa bagyo yun, no? Maulan. Ako naman, grabe naman. No? Habang naglaano kami, nagbo-boating kami, nakakatakot yung mga alon, lalo na sa gitna. Sobra. Mararamdaman mo. May mga time na yung bangka namin tumatakbo, tapos ano, pinapatay yung makina. Sumasabay lang. Tapos sisindihan na naman. Papatay. Bakit? Ang lakas ang alon, nakakatakot. May mga time, bumaba kami sa isang napakalaang haba eh. Hindi na po kayang bumaba sa pinaka daanan nila yung way na ano, meron silang ginawa na parang Takeshi Castle, lumulutang-lutang talaga pag gumano-gano kami, ang hirap. Grabe. No, buwis buhay, tawagan namin doon. Parang mission eh. No? Ako po mismo, no, kahit po sabihin natin marunong tayong lumangoy ng konti, no, pero nakaramdam ako ng takot. Kaya nung kasama ko po si Ate Ange, no, my wife, hinigpitan ko yung ano eh, sabi ko, hinigpitan natin yung ano, life jacket mo ah. Although, syempre, hindi, wala tayong faith na natataob yung bangka. Pero nakakatakot kasi lalaki na alon, sobra. Nakakahirot, nakakatakot. No? Ano ibig kong sabihin nito? No? Balikan natin yung verse 23. Luke chapter 8, verse 23 says, "As they sailed, he fell asleep." No? As they sailed, pumalaon sila, nakatulog ang ating Panginoon.
squall came down on the lake so that the boat was being swamped. Talagang inararo, no? Talagang binabayo. And they were in great danger. Great danger. Grabe. No. Matthew chapter 8 verse 24. Sabi naman dito, Matthew 8 verse 24. And behold, no, sa ibang version, and behold, there arose a great storm. Ginamit po ni Matthew naman yung word the great storm. Sa Luke, a squall. Pero sa Matthew, a great storm on the sea. So that the boat was being covered with waves. But Jesus himself was asleep. Yung bangka daw was being covered with waves. Ibig sabihin, matataas na bangka na alon. Kahit na professional sila, nakaramdam sila, oh my Lord. Ibang level na to, ibang level tong bagyo na to. Parang ngayon lang namin na, Anto, nakita, great storm. At nasa gitna ka pa ng dagat. No. Mark chapter 4 verse 37, ito naman, ibang version naman po ginamit dito. And there arose a fierce gale of wind. Fierce naman. No? And the waves were breaking over the boat so much that the boat were already filling up. No, breaking over the boat, kumbaga sinisira na yung talagang bangka. Talagang binabayo. Verse 38, Jesus himself was in the stern, asleep on the cushion. No, grabe ang ating Panginoon, no? Hindi siya affected ng nature. Bakit? He is the God of all nature. No? Siya yung Diyos na gumawa ng lahat ng nature na meron tayo. Siya yun eh. No? Matthew's description uses sismos. Ginamit niya yung word na sismos, emphasizing the shaking of the boat. It's like a seaquake. So as to speak, seaquake, kumbaga diba ang earthquake, diba parang, uy, alam mo, lumilindol. Eto, seaquake, lindol sa dagat. Grabe yung emphasizing. No? Pag kinuha mo yung Greek word, matutuwa ka talaga eh. Ibang lase. Matthew describes it as a seismic, a violent upheaval, disturbance daw, no? Like an earthquake, Matthew 8 verse 24. These sudden storms continue to this day. Ibig sabihin, kakaiba talaga yung naramdaman nila, no? Earthquake, seaquake, ginamit yung seaquake, lindol sa ligitna ng dagat. Grabe, nakakatakot. Yung kumbaga, yung alon, hindi mo alam kung alon, gumaganon lang. Dito yung alon, gumaganon. No? Hindi mo alam kung saan, ano, kung alon dati, gumaganon lang. Pero dito, hindi, gumaganon, no? Hindi mo alam, eh. Nasa gitna ka, tapos ka talaga. Tatapusin ka talaga. No? Sa ibang version, ginamit po yung fierce gale. Sa Mark, no? Sa ang Greek word niya is lilap. Lilaps. Ibig sabihin, refers to a whirlwind. Ipo-ipo. A tempestuous wind. A squall. Or a violent wind. A furious gust of wind. Like a hurricane. Grabe. Kung natatandaan niyo yung Hurricane Katrina na talagang dumaan, first time po, I believe, first time ko narinig yung hurricane na word, no, na dumaan sa part ng US, yung lahat inararo, bumagsak lahat, walang itinara. Hurricane ito, ha, sa gitna ng dagat, talagang matatakot ka noon, wala na, tapos na buhay ko dito. Tapos na. So this is a storm that breaks forth in furious gusts, a fearful squall, or a serious squalls, plural, series. No? Talagang malalakas at patuloy na patuloy. Grabe. No? According kay Darrell Buck on fierce gales, si Darrell Buck po, one of the commentary, sabi niya, such storms are not uncommon on the Sea of Galilee, since the surrounding topography lends itself to sudden weather changes. The sea is some 660 feet below sea level. Ano ibig po sabihin nito? Parang imposibleng magkaroon ng storm. Uncommon yung mga ganong bagyo sa gitna ng Galilee. Kasi bakit nga eh? Yung topography, yung hills, yung mountains na sumusurround doon. So imposible daw. Kaya kapag umihip yung hangin, tatama sa bundok, nagbibigay daw to ng cool breeze. Kaya pag nandoon ka, sarap nandoon. Pero ito, iba naranasan nila. Grabe. For how many long years, pag mapalaan sila, nakakapagpahinga sila, pero this time iba. Storms.
hurricane. No, bakit? Grabe, no? According to Westpo, one of the commentaries says, someone has said, Jesus did not say, let us go down to the sea and be drowned. Ganda nito, no? Well, hindi naman sinabi ni Lord, alika, punta tayo sa other side of the lake, punta tayo doon, of the sea, tapos doon tayo malulunod. Walang ginaganong word si Lord. So doon pa lang, meron ang gustong ipakita si Lord, kapatid. Dapat maintindihan natin ngayong gabi. Sabi niya, but let us pass over to the other side. Let's go. No, let's go to the other side. Pupunta tayo sa kabilang ibayo. Ibig sabihin, ano man ang sigalot dito, makakarating sila ng safe dito sa lugar na to. Galing ni Lord eh, alam niya yun. Hindi lang nakuha ng mga disciple. Alam nila, we will perish. Ito na yun, mamamatay na tayo dito, lulubog tayo. Kaya kasi ibang version, Lord, don't you care? Hindi ka ba nag-aalala? Nalulubog na tayo? Tutulog-tulog pa kayo dyan? Ito na! Diba? Parang ganun eh. So Jesus still, the storm in us, kayang payapain ni Lord ang lahat na matitinding bagyo sa ating buhay. Tandaan nyo yan, kapatid. Kayang payapain ng Diyos lahat ng mga matitinding bagyo sa ating buhay. So ano ibig kong sabihin nito, kapatid? No? Itong time na to, no, na ulitin ko po, ah, Jesus was with them, no, during the great storm of their lives. Nandoon si Lord. So kapatid, sa gabi na to, kapatid, ano bang bagyo ang dinararasan mo? Superstorm, great storm, squall, o series of squalls, o sabihin natin hurricane. Kapatid, ulitin ko, ah, the Lord was with them. Kasama nila ang ating Panginoon. So same thing with us, tayo mga believers, tayo mga sumusunod sa ating Panginoon, the Lord was with us. Kahit na merong kamatinding pinagdadaanan ngayong, kapatid, the Lord was with you. Kapitan mo ang Diyos, kapitan mo ang salita ng Diyos, kapitan mo ang pangako niya. Kasi hindi niya sinabi na dyan sa bagyo na dyan, dyan matatapos ang buhay mo. Walang ganong sinabi ang Diyos. Sinabi niya, let's go to the other side. Ibig sabihin, magkakaroon ng bagong chapter. So I want to challenge you sa gabi na to, kapatid. If you are experiencing some storms of life, may mga series of squalls, series of storms, series of pressure and stress na experience mo na you are about to give up. Parang gusto mo nang tapusin ang kwento ng buhay, wala ka ng pag-asa nakikita, no, kapitan mo si Lord, kapatid. Bakit? Meron at merong isang Diyos na makapangyarihan. Siya yung nagko-control ng nature. Kontrolado niya yung bagyo na dumadaan sa iyo. Kapatid, grabe, no? I-type mo yan, no? Kontrolado ng Diyos yung bagyong dumadaan sa iyo. Hindi lang kontrolado, kaya niyang kontrolin, kaya niyang payapain, kaya niyang pahintuin, kaya niyang tanggalin. Bakit? Ba't kailangan natin dumaan sa mga ganito sitwasyon? Bakit? Kasi it only reveals our character. Gusto niya merong makita sa buhay natin, gusto niya merong makita sa puso natin. Paano yung tayo natin bilang mga Kristiyano? Kasi pag masaya is everything is doing well, kapatid, okay lang. No, masaya eh. It's easy to thank the Lord. It's easy to praise the Lord. It's easy to give everything. Kung meron ka, kung sobra ka sa sapat, ang dali magbigay eh. Pero susubukin tayo, makikita yung tunay na character natin sa panahon na may bagyo. Sa panahon na may sakit ka, sa panahon na hindi mo na kaya, sa panahon na wala ka ng lakas, sa panahon na naghihina ka na. Doon masusubok yung karakter natin kung saan tayo nakatayo. Kaya nga itong verse na to, grabe, no? Talagang sinabi niya, ginising nila siya, Lord! We're going to drown, Lord! Diba? Pero ang galing na ito, no? The Lord was with them. Nandoon si Lord. The Lord was with them. No? Hindi nakita ng Diyos yung bagyo, yung lakas ng bagyo. Hindi niya nakita yun eh. Wala siyang pakialam doon sa lakas ng bagyo. Wala. Wala siyang ano doon. Wala siyang lakas o wala siyang nakikitang problema doon. Bakit? Kayang-kaya niya eh. Kayang alam niya at ano alam niya pwede niyang gawin sa mga panahon na yun. Kaya niyang payapain yung mga problema ang meron tayo sa oras na to. Kaya nga kapatid, itong time na to, no, tandaan mo, the Lord was with you. The Lord was with us. Kasama mo ang Diyos sa mga panahon na may pagsubok ka. Hindi mo maintindihan ng mga taong nasa paligid mo.
ang mga dinadaanan mo. Pero ang importante, kasama mo si Lord. Importante na kay Lord ka parati. Importante na nananalig ka kay Lord. Bakit dito nire-reveal ulit yung trust natin, yung tiwala natin? In the midst of storm, are you going to trust the Lord? Still, magtitiwalaan mo pa rin ba ang Diyos? Magtitiwala ka pa rin ba sa Kanya? In spite of so much and powerful storms and problems and pressures of life na meron tayo. Yun ang maganda, kapatid eh. Wala namang tao na walang problema. Iba-ibang level lang ng storms tayo. Baka sabi nga ng isang pastor na nagsabi, no, little trees are for little storms, but big trees are for big storms. Kaya kung may malalaking bagyong dumadaan sa'yo, probably you are big trees. Enough for you to stand on your ground. Stand with the Lord. Tayuan mo, no? Kahit bumabagyo, tatayo pa rin ako sa Panginoon dahil alam ko kasama ko ang Diyos. Yun ang matindi. Tayuan mo. Bakit? Hindi ka maipapahamak ng Diyos. Manalig ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Makikita mo, kapatid, itatawid ka ng Diyos. Katulad ng mga disciples na ito, sinabi niya, let's go to the other side. Hindi sinabi, sa gitna, lulubog tayo. Tapos tayo. Doon lang sinabi, let's go to the other side of the lake. Kasi bakit? Meron pa siyang gagawin doon eh. Kaya nga basahin susunod, bakit? Yung haharapin niya, merong isang lalaki na naposes ng demonyo. At pakakawalay niya to, kapatid, palalayain niya to. Bakit? Kasi itong tao na to, pupuntahan niya yung 10 cities, Decapolis. Mangangaral to, sasabihin niya, yung tao na to, nagpalaya sa akin. Grabe, series to ng Himala, series of miracles to. Napakaganda. So kapatid, before we proceed po sa pinakalast text natin, kapitan mo si Lord. I don't know kung anong klaseng storms o meron ka. No? Sometimes, ngumingiti-ngiti ka lang, pero deep inside your heart, you are so overwhelmed with waves, squalls, and everything. Overwhelmed ka na, tintintintin, nararanasan mo, nararamdaman mo. But take heart. No? Hawakan mo ang puso mo. Hawakan mo ang salita ng Diyos. Kapitan mo ang Diyos dahil meron siya at meron gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen ba yun? Hallelujah. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Woo! Mabuti po ang Diyos natin. Hallelujah. Praise God. Number three and last. Jesus over nature. Lessons we need to learn. Ano ba mga bagay na pwede natin matutunan? Pangatlo po. The Lord was with them after the fierceness of the storm. The Lord was with them before. The Lord was with them during. And the Lord was with them after the storm. Wow, tapos ang kwento. Si Lord ang may akda. He is the Alpha and the Omega. No, the beginning and the last. Kaya niyang isulat yung mga bagay na hindi mo pa na-experience sa buhay mo. Yung mga panalangin mo na hindi nangyayari, pwedeng gawan ng Diyos ng Himala. The Lord was with them after the fierceness of the storm. Basahin po natin, verse 24. The disciples went and woke him, saying, Master, Master, we're going to drown. Sabi niya, Master, Master, dako po, lulubog tayo. He got up and rebuked the wind and the raging waters. Si rebuke, no? Hindi natin alam kung ano sinabi niya, but he rebuked, no? Be still. Pwedeng gano'n, no? Quiet. Gano'n lang, no? The storm subsided. Yung lakas ng hangin, kita mo gumanon, and all was calm. Completely calm. Ibig sabihin, at nagtanong ng ating Panginoon, sinabi niya, where is your faith? He asked his disciples. In fear and amazement, na sa takot, sa amazement, they asked one another, sabi niya, sino to? Who is this? He commands even the winds and the water, and they obey him. Grabe. Namangha yung mga disciple. Yung akala nilang guru lang, yung akala nilang isang magliligtas ng sa kanila, lalong nalaki ang kanilang mata at kanilang pananampalataya nung nakita nila na yung bagyo ay sumunod sa isang makapangyarihang Diyos. At yung wave sa napakalakas na kukuha sa kanilang buhay ay tumahimik at pumayapa. Kaya in fear and amazement, alam niyo kung ako yun, baka malamang ha, in our natural drama, sa buhay natin, mag-iiyak ako, Lord, salamat po. Akala ko, tapos na buhay ko, tapos na po buhay namin. Hindi eh. In the reality, bigyan natin ng konting drama to, sigurado.
Sigurado nag-iiyak sila, oh my Lord, salamat. Second life na po namin to, pangalawang buhay na po namin to, Panginoong Diyos, salamat po. They were astonished. They were in amaze. Na-amaze sila eh. They were in awe. Wow! Grabe. Kaya nga nagtanong sila, who is this? He commands even the winds and the waves and they obey Him. Ang galing na ito, no? Alam mo, meron isang kwento lang. Of course, kung magiging cinematic ito, makikita natin, no? Natutulog si Lord sa ilalim, mayroong cushion. Siyempre, nababasa ka siya. Nung tumayo siya, nagising, no? Dahan-dahan siya siguro naglakat. Tan-tan-tan. Tapos merong sound, so may orchestra. Tan-tan-tan-tan. No? Nandun siya sa tip ng bangka. Ito yung bangka, nasa tip siya tumayo. No? Pagtayo niya, inunat niya lang, no? Tigil! Kung Tagalog, tigil! Payapa! Shum, shum. Grabe. Kung ako doon, sigurado, tapos na. Oh, grabe. Doon pa lang. Doon pa lang. No? Kaya nga, sa chapter 9, verse 20, kinonfess ni Peter kay Lord. Yung tinanong niya, who do you say I am? Some say you are Elijah. Some say you are John the Baptist. Some say you are a prophet of long ago. Pero binalik niya, but Peter, who do you say I am? Sinabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Bakit? Nakita niya yung himala na ginawa ng Diyos. Grabe. Kapatid, hindi ka ba makumbensito sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo? Marami na siyang ginawa sa buhay mo. Well, in fact, noong pinanganak tayo hanggang ngayon, ang dami ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Maaaring madali lang tayo makalimot. Madali lang natin nakakalimutan yung mga ginawa niya. No, or minsan, hindi lang natin napapansin yung ginagawa niya. But the reality, speaks of the reality, ang daming ginawa at ang dami pang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ano? Bakit? Ang binibilang na natin yung magaganda. Yung mga success, yung mga victory, yung mga trophies, mga promotion, everything. Pero hindi natin nakikita kung paano gumalaw ang Diyos sa gitna ng bagyo ng buhay natin. Noong mga time na nalungkot-lungkot mo, noong mga time na halos wala kang masadlakan, yung mga time na parang nag-iisa ka, pero well, in fact, ang dami mong kaibigan, pero you feel parang nag-iisa ka. Yung mga time na na-reject ka ng loved ones mo, you're abandoned by your family. Ang dami yan eh. May time na kung saan walang-wala ka talaga, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung pagkain mo, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng tulong. So yung isa sinasabi mo, hindi ko alam kung saan kamay ng Diyos ko kukunin yung ipapakain ko sa pamilya ko. May mga ganong time. Pero hindi mo alam na doon si Lord. The Lord was with them. The Lord was with you. Kumikilos at gumagawa ang Diyos ng himala sa atin. Kaya nga, well, the storm subsided and all was calm. Ang ganda na ito, no? Gusto ko yun. The storm subsided. Ang galing, kapatid. So whatever problems you have tonight, whatever storms or hurricanes or everything you have tonight, God can still that powerful wind or powerful storms in your life, kayang-kayang patahimikin ng Diyos, kayang-kayang patigilin ng Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanya. Yan sinasabi sa iyo, magtiwala ka lang sa Kanya. Kapitan mo lalo ang salita ng Diyos. Kailan man hindi ka mapapaya sa Kanya, kapatid. Pag kinapitan mo ang Diyos, kinapitan mo ang salita niya, kinapitan mo ang pangako ng Diyos, hindi ka mapapaya. At ipapatunayan at papatunayan ng Diyos na mabuti siya. Totoong Diyos ang ating pinaglilingkuran, kapatid. Hallelujah. No, kaya sabi na ng verse 24, Tagalog po, meron pong kinuha. No? Kaya sabi niya, nilapitan nila siya at ginising, guru-guru, may mamatay na tayo, guru ang tawag ha. Gumising siya at sinaway niya ang hangin at nagagalit na alon sa lawa. Humupa naman ang mga ito at pumayapa. May time po, yung nasa Bora kami, ako po personally, no, nag-island, happy kami, nakaka-enjoy po. Pero may time, makakatakot po eh. Alam pa lang po na alam kung ano, malalakas po ha. Hindi pa bagyo to. Kung bagyo, malamang. No, talagang grabe. Pero ito na-experience nila. Pero sinasabi ng Diyos, I am the God of the nature. Ako ang Diyos ng nature. I have the authority over nature. Meron akong kapangyarihan, merong authority sa lahat ng panahon in all our seasons of life. So tonight, kapatid, let me encourage you, kapatid, kapitan mo ang Diyos sa oras na to. Ang ganda ng topic natin, Jesus, calm the storm. No? Hawak niya
yung buhay natin at hawak niya rin yung mga bagay na ayaw natin sa buhay. Like yung bagyo, problema, pinapadaan ng Diyos siya. Pero tandaan mo, ulitin ko kapatid, walang bagyong nananatili sa isang bansa. Dumadaan lang sila. Pero minsan, pag dumaan ng bagyo, nagiiwan ito ng distraction. Nagiiwan ito ng marka. Nagiiwan ito ng isang bagay na magsasabing, ay, dinaanan ito ng bagyo. Pero kapatid, pag itinawala mo ang buhay mo sa Diyos, daanan ka man ng bagyo, walang markang makikita sila. Bakit? Makikita nila yung marka ng Diyos. Iningatan ako ng Diyos noong mga panahon na to. Grabe, ang tindi, di ba? Iningatan ako ng Diyos. Ito mga panahon na to na hindi ko akalain kung saan ako kukuha, kung saan ako kukuha ng lakas, iningatan ako ng Diyos. Yun ang marka. The mark of our Lord Jesus Christ. Marka yun ng Diyos. Hindi marka ng bagyo na dinaanan at napakarami. Pero maalala nila, actually, hindi na binanggit dito kung may tama yung bangka o nasira. Hindi na binanggit. Pwede, pero mas naintindihan ng mga disciple yung ginawa ng kanilang Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Jesus, nung nasa gitna sila ng bagyo. Nakita nila at namangha sila sa ginawa ng Diyos. So ngayon, kapatid, balikan natin. Kapag sa panahon na kung saan ang tindi ng bagyo, tiwala lang. Lalo kang magtiwala sa Diyos. Lalo kang maniwala sa Diyos. John 11, chapter 11, verse 40 says, "Then Jesus said, 'Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?'" Minsan, kailangan natin maniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Mas lalo kang maniwala. Sa mundo, to see is to believe, pero sa ating Panginoon, believe and you will see. Maniwala ka at makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. So sa gabi na to, mananalangin tayo kapatid. If you know na meron kang ikaw yung tao na alam mong nangusap ang Diyos sa gabi na to, at alam mo merong tinuturo ang Diyos sa iyo, maaari masaya ka, praise God, no? Again, the Lord was with you. Pero maaari ikaw naman yung tao na ngayon nasa gitna ng bagyo. Again, the Lord was with you. O ikaw naman tao, nakatatapos lang ng bagyo. Pastor, salamat po. Tapos na po yung bagyo. Again, the Lord was with you. In all phases of our lives, no, saan man tayo, anuman ang angle o anggulo ng buhay natin, laging nandun ang Diyos. Kaya nga, nararapat lamang na pasalamatan natin siya. Lalo natin sambahin, mahalin natin ang Diyos na buhay. Na habang nandito tayo, siya pa rin po ang Diyos na lagi nagmamahal sa atin. So, ipapanalangin ko po kayo. If you are that person na, alam mo, Pastor, Lord, ako yung nakakailangan ng tulong. Alam ko na matindi yung ginagawa ng Diyos sa akin. Matindi yung bagyo. At nakakailangan ako ng tulong. If you are that person, you know you are under or inside storms. Nasa gitna ka ng bagyo. At nakakailangan ka ng paghipo ng Diyos. I'm going to pray for you. Amen? If you are that person, hawakan mo yung dibdib mo. Hawakan mo lang. At pumikit ka, hatayaan mo panalangin kita sa gabi na to. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Diyos. Aming Ama, Ikaw yung Diyos na makapangyarihan. Ikaw yung Diyos na tapat. Katulad po ng mga kasama namin sa gabi na to na nakikinig at nanonood, Panginoong Diyos, ang mensahe na to. Na probably, they were experiencing such a squalls or powerful storms or great storms of life. Father, I pray, Lord God, na katulad po ng mga disciple, maniwala sila at lalo magtiwala na dahil kasama mo sila at hindi mapapahamak ang kanilang buhay. Father, I pray, God, na gumawa ka ng matinding himala sa aming mga kapatid na talagang dumadanas mo ng matinding problema at pagsubok ng buhay at bagyo ng buhay. Father, I pray that you strengthen their faith, Lord God. Ayaw mo panalo mong panatilihing matatag ang kanilang pananampalataya at humawak sila sa isang Diyos na buhay. Kapitan nila ang iyong salita. Kapitan nila ang iyong pangako. Kapitan nila na ikaw, Diyos na makapangyarihan. Jesus over nature. You control the winds. You control everything that is upon us, Panginoong Diyos. Salamat po. Patuloy namin itinitawala ang buhay namin sa iyo. Salamat po, Panginoong Diyos. Maging Lord, yung mga kasama po namin na nakikinig, Lord God, sa gabi na to. Father, I pray, Lord, that we help us, Lord, to surrender our lives to you, Lord God. Ayaw po mas lalo kaming isurrender, i-commit ang aming mga buhay sa iyo. Itawala lalo ang buhay namin sa iyo.
sa mga bagong chapter na gagawin mo. Katulad na sinabi mo, let's go to the other side of the lake, Lord God. Merong bagong chapter na nasaksihan ang mga disciples. Ganun din ang gawin mo, Ama, sa amin, Lord God. Bigyan mo kami ng mga bagong chapter ng mga buhay namin na kung saan mamamangha kami. At tunay nga lalo kami magpapasalamat. Kasasabihin namin, totoong buhay ang Diyos na kami pinaglilingkuran. Salamat, 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 Panginoong Diyos. Have your way upon us, Lord God. Would you strengthen us, Lord God? At Lord, payapain mo ang lahat ng mga bagyo na maaring meron ang aming mga mahal sa buhay. Lahat ng mga may mga dumadaan sa patinding bagyo, Lord God. Lord, speak, Lord God, to them. Lord God, control the storms, Lord God, at tunay nga magbibigay ng kalawalatian sa iyo ang inyong mga pinili, ang inyong mga tao, ang inyong mga hinirang. Salamat, salamat sa gabi na to. Pagpalaay mo po kami, at tunay nga, Ama, patuloy kang maluwalhati. Salamat po sa iyong pag-iibig. Salamat po sa iyong pag-iingat. Salamat po, Panginoong Diyos, sa walang sawang patuloy na paggawa ng himala sa aming kalagitnaan. Naway lalo kang maluwalhati, Panginoong Diyos. Hayaan mo ang itong mensahe na to ay lalong magpabago ng buhay namin, ng pananaw namin, ng pananampalataya namin, Panginoong Diyos. Magbukas ng isang matinding pananampalataya na magbibigay ng matinding pag-surrender, pag-commit ng buhay namin sa iyo. Salamat, salamat, salamat aming amang banal. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po, banal ng Espiritu Santo, na may patuloy kang maluwalhati at mabigyan ng kapurihan sa gabi na to. Salamat. Patuloy ka naming minamahal, patuloy ka naming pinapasalamat, pasalamatan, purihin ka aming Ama, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po sa bawat isa kapatid, kapitan mo ang Diyos, at marami siyang gagawing himala sa ating kalagitnaan. God bless you all, pagpalain po tayo ng ating Panginoon.